Tulad sa tamang pagtulog, ehersisyo, iwas stress, healthy daily lifestyles, malinis na kapaligiran ay mga bagay na nararapat lamang nating gawin para makaiwas sa sakit. Kaya ngayon ay talakayin natin ang mga pagkain na mayaman sa vitamin A upang maiwasan ang cancer, tigdas, pagkabulag, mabagal na paglaki at lumakas ang ating mga resistensya. Ang vitamin A or retinol ay kailangan upang mapanatili ang normal na dami ng cells at matiyak na sapat ang mucus na nagpapanatiling basa at malagkit ang ilang bahagi ng katawan. Katulad nito ay ang gilid at loob ng ating mga baga, lalamunan at bituka, pinagdadaanan ng ihi at ang ating mga nervous at reproductive system. Ang mucus na galing sa mga cells ay ang mga sangkap na nakakapuksa sa mga mikrobyo, kaya lumalakas ang resistensya at nalalabanan ang impeksyon ng katawan. Kapag may kakulangan sa vitamin A, madaling dapuan ang sakit, katulad ng sakit sa baga o respiratory infection. At pagtatae, maaari ring lumala ang tigdas lalo na sa mga bata. Bukod dito, ang vitamin A ay kailangan din para sa maayos na paglaki. Tumutulong ito sa paglaki ng mga buto o bone growth. Ang vitamin A ay nagpapanatili sa pagiging flexible ng mga buto para madali at normal ang paglaki nito. Narito ang mga palatandaan at sintomas ng may kakulangan sa vitamin A. Number 1, tuyong balat o follicular hyperkeratosis, matuyo at maalbok na balat. Number 2, tuyong mata o xerophthalmia, isang matinding pagkatuyo ng mga mata na kung hindi mabigyan ng lunas ay maaaring humantong sa pagkabulag. Number 3, pagkabulag sa gabi o ang tinatawag nating nektalupya. Number 4, infertility. Number 5, mabagal na paglaki. Number 6, throat and chest infection. Number 7, mabagal na paggaling ng mga sugat. Number 8, acne and breakouts. Ang vitamin A ay may dalawang anyo at ito ay ang preferred vitamin A at provitamin A. Ang preferred vitamin A ay ang mga pagkaing matatagpuan sa mga hayop. At ang provitamin A naman ay naroroon sa mga prutas, gulay at iba pang produktong nakabatay sa halaman. Halimbawa na lamang nito ay ang mga pagkaing mayaman sa beta-carotene at carotenoids. Ito ay antioxidant na nagpoprotekta sa mga cells laban sa pinsala ng oksihinasyon na maaaring humantong sa cancer. Ang mga pagkaing nagmula sa beta-carotene ay makukuha sa mga berdeng gulay, samantalang ang carotenoids naman ay ang mga orange pigment na prutas at gulay. Kaya ngayon ay isa-isahin natin ang mga pagkaing mayaman sa vitamin A. Number 1, carrots. Ang carrots ay kilalang mayaman sa beta-carotene at carotenoids na nagtataglay ng rhodopsin na nakakatulong sa retina ng ating mga mata para sa night vision. Ito rin ay kilalang may lutein at alpha-carotene na nakakatulong sa kondisyon ng ating mga puso. Number 2, kalabasa. Ang kalabasa ay mayaman sa antioxidant na nakakatulong alisin ang mga free radicals na nakakasama sa ating mga katawan. Mayaman ito sa vitamin A at mga phytonutrients na nakakatulong para lumakas ang ating immune system at maiwasan ang foreign substance na maaari magdulot ng sakit. Number 3, malunggay. Ang malunggay o kilala sa scientific name na Moringa oleifera ay tinaguri ang superfood at miracle tree dahil sa taglay nitong mga bitamina at minerals mula ugat hanggang sa bulaklak nito na maaaring mabisang lunas laban sa maraming uri ng sakit. Ang dahon ng malunggay ay mayaman sa vitamin A, B, C, calcium, iron at phosphorus. Number 4, kamote. Ang dahon nito ay may taglay na anthocyanins at pinolic acid. Meron din itong crude protein, crude fat, fibers, carbohydrates at moisture contents.
Mayaman din ito sa vitamin A and C at may taglay pa itong minerals, zinc, potassium, sodium, manganese, calcium, magnesium at iron. Ang kamote ay mahalagang pinagkukunan ng vitamin A, B and C, iron, calcium at phosphorus. Kaya mabisa itong kainin para maiwasan ang pagtatae, mabilis na paggaling ng mga sugat, dengue, diabetes, pigsa at cancer. Number 5, broccoli. Ito ay nagtataglay ng sulforaphane at may kakayahan itong sirain ang cancer stem cells. Ito ay nagpoprotekta din labin sa mga macular na pagkabulok ng mata kagaya ng cataract, pati na rin sa mga masamang epekto ng UV radiation. Kung pinangangalagaan mo ang iyong kabataan at kagandahan ng iyong balat, ang antioxidant na gulay na ito ay huwag palalagpasin dahil sa taglay nitong mga bitamina gaya ng vitamin A, B, C, E, K at omega substances. Number 6, spinach. Ito ay mayaman sa flavonoids, isang phytonutrients na may anti-cancer properties. Ito rin ay epektibo na labanan ang namumuong prostate cancer. Ito rin ay naglalaman ng antioxidant lutein at zeaxanthin para maprotektahan ang ating mga mata. Number 7, cantaloupe. Ang prutas na ito ay may 90% na tubig at mabisang panghydrate sa ating katawan. Ito ay mahusay na mapagkukunan ng vitamin A and C at mayaman din ito sa phytochemicals at carotene panlaban sa mga free radicals. May kakayahan itong palambutin ang dumi ng tao at gawing mas madali ang paggalaw ng mga bituka at maiwasan ang panganib sa colorectal cancer. Mahalaga ito sa paggawa ng collagen ng mga buto, kalamnan at daluyan ng dugo. Number 8, kamatis. Ito ay naglalaman ng kahangahangang halaga ng vitamin A, C and K, folate, thiamine, manganese, potassium, magnesium, phosphorus at zinc. Ito ay mayaman sa lycopene para labanan ang mga free radicals at maiwasan ang serum lipid oxidation para maproteksyonan ang anumang uri ng sakit sa puso. Pinapabuti rin ito ang ating mga mata at napaka-epektibo sa panunaw at maiwasan ang paninigas ng dumi. Ang sapat na pagkain nito ay nakakatulong mabawasan ang stress ng oxidative na type 2 diabetes. Ito ay kilala rin na pinapagaling ang mga balat sa matinding sunburns at maaaring makatulong sa pagpapanatili sa malusog na ngipin, buto, buhok at balat. Number 9, mangga. Ang pulp ng mangga ay naglalaman ng mga antioxidant gaya ng quercetin, fecitin, isoquercetrin, astragalin, gallic acid at methylgalate. Ang lahat ng mga ito ay pinoprotektahan ng ating katawan laban sa breast cancer, colon cancer, prostate cancer at leukemia. Ito ay napakayaman sa vitamin C, A, fibers at pectin na makakatulong sa mataas na antas ng kolesterol, paglilinis ng ating mga kutis at balat. Ang dahon ng mangga ay napakahusay sa mga may sakit sa diabetes at ang mangga ay may mababang glycemic index kaya hindi tataas ang iyong blood sugar. Ito ay kilala rin sa love roots dahil sa katangian nitong aphrodisiac kaya madali sa lalaki ang mapaibig ang kanyang iniibig. Pinapabuti rin ito ang konsentrasyon ng ating memorya, pagpapalakas ng immune system, lumilinaw ang ating paningin, good for digestion at magandang paraan sa pagbabawas ng timbang. Number 10, atay. Ito ay naglalaman lahat ng amino acids na kailangan upang makabuo ng protina at mayaman din ito sa vitamin C. Ito ay dinakahanay sa pula o puting karne, bagkos ito ay tinatawag na offal meat. Napakayaman at kompleto ito sa protina kaya tinagurian itong superfood dahil sa taglay nitong 267% proteins, iron, biotin at folate. Sagana rin ito sa mga minerals kagaya ng zinc, iron,
phosphorus, selenium at copper. Maganda ito sa kondisyon sa puso at maiwasan ang stroke at mataas na kolesterol. Kung gusto mong bumaba ang iyong timbang, ito ay nararapat mong kainin dahil sa maliit ang taglay nitong calories. Number 11, gatas. Ang gatas ay kilala na mayaman sa calcium na tumutulong para sa pagpapalaki ng katawan at pag-ayos ng mga buto at maiwasan ang osteoporosis. Ang calcium din ay mabisang gamot para sa acid reflux. Ang gatas ay naglalaman ng water-soluble vitamins. Ang gatas ay mahusay na mapagkukunan ng calcium, magnesium, phosphorus, potassium, selenium at zinc. Maraming mineral sa gatas na naiuugnay sa anyo ng asing gamot tulad ng calcium phosphate. Number 12, itlog. Ang itlog ay tinaguriang nature's multivitamins dahil sa napakaraming makukuhang bitamina at minerals dito. Ito ay kumpleto sa protina pero napakaliit ng calories at naglalaman lahat ng mahalagang amino acids na kailangan para sa malusog na pangangatawan. Ito rin ay nagbibigay ng omega-3 fatty acids na docosahexaenoic acid or DHA na tumutulong sa ating paningin at utak. Ang itlog ay mahusay na mapagkukunan ng kulin na mahalaga sa pag-unlad ng cells at pag-unlad ng utak. Ito ay antioxidant na mabisa para sa ating paningin at balat. Number 13, tuna. Ito ay may mataas na porsyento ng omega-3 fatty acids na nagbabalanse ng magandang daluyan ng dugo at binabawasan ang kolesterol sa mga ugat. Ang tuna ay mayaman sa potassium, isang minerals na nagpapababa ng presyon ng dugo. Ito din ay kilala sa immune system booster dahil mayaman ito sa magnesium, zinc, vitamin A and C at selenium para labanan ang mga free radicals na maaaring maging sanhi ng cancer. Pinapababa nito ang triglycerides na konektado sa LDL o masamang kolesterol at HDL. Pinapalakas nito ang iyong buto dahil sa taglay nitong vitamin D. Pinapabuti rin ito ang ating paningin at balat.